engineer, layperson tulad ko, teacher, doon tayo tatawagin ng ating Panginoon Diyos na maglingkod. Kumbaga sa gospel po ngayon, nakita natin na si Zacharias at saka si Elizabeth, kahit matanda na sila, binayayaan sila ng Diyos ng isang Juan Bautista. So parang pero sinasabi po ng mabuting balita na walang imposible po talaga sa Diyos. Yes, walang imposible, especially kapag tayo ay tapat na lingkod niya. Isipin mo matanda na sila, di ba? Minsan kasi iba, pag tumatanda na, doon pa nagiging pariwara sa buhay, nakakalimutan si Lord. Pero sila naging tapat sila hanggang sa huli. They became, kumbaga talagang faithful until the end. At yung kanilang perseverance, yung pagpupunyagi nila, yun ang nagbigay dahil upang sila biyayaan ng isang Juan Bautista sa buhay nila. Yung grace ni God, God is gracious, Yohanan. So ibig sabihin, sa buhay po natin ngayon, kung ano yung problema na pinagdadaanan po natin at the moment, lalo na yung mga nakikinig po sa atin, isa lang ibig sabihin, huwag po tayo mawawala ng pag-asa. Huwag naman tayo mawala ng pag-asa. Siyempre naman, di ba? Kaya lang, it's easier said than done. Mas madaling sabihin kaysa sinasabuhay. Huwag mawala ng pag-asa. Pero pag ikaw nang nakaranas ng problema, hey Lord, problema. Kaya kailangan din natin ang tulong ng isa't isa pag may problema. Sabihin din natin, pag-pray mo naman ako, hindi ng problema ko ngayon. Kailangan kasi natin ang panalangin ng bawat isa. Opo, tama yun. O kaya, ano po kaya yung pinaka-last ano nyo? Say sa gospel. Last message. Ayan. Siguro. Doon tayo kay Anghel Gabriel. Sabi ni Anghel Gabriel kay Zacharias, dahil dyan, hindi ka naniwala sa mabuting balita, ito ang mangyayari sa'yo. Pero huwag tayo mag-focus sa itong mangyayari sa'yo. Pero mag-focus tayo doon sa maniwala tayo sa mabuting balita. Believe in the good news. Amen. Napakaganda po nung ano. Tsaka dagdagan ko lang po, di ba, total, yung pinaka-last na binanggit yung pangalan ay si Angel Gabriel. Matatandaan po natin, lagi sinasabi ni Angel Gabriel kapag nung nakipag-usap siya kay Mama Mary, kay Jose, at tsaka ngayon kay Zacharias, yung huwag kang matakot. Di po ba? Lagi sinasabi. Talagang ina-assure na sa paglapit natin sa Panginoon, huwag po tayong matakot. Kasi kung ang Diyos ay sa atin, sino po yung laban sa atin? Amen, amen. Amen. So, maraming salamat. Brother, sa wakas, natuloy din yung stream guard natin. Natuloy din. Hindi ba? At ilang beses na napopospone, ilang beses na ano. Pero salamat sa Panginoon kasi ang ganda ng internet ngayon. Nakisama. Oo nga. Blessing talaga ni God. Blessing. God is gracious. Amen. God is gracious. At ako, ang pangalan ko, salamat Lord, angelic ang pangalan ko, meaning God's messenger. God's messenger. Angel. Mensahero angel. Ng Diyos. Opo. So, kaya pagka magkakaroon kayo ng anak, kailangan talaga pangalan ng santo, yung may meaning. Pangalan ng santo. Yun talaga ang turo ng ating simbahan. Kaya lang sa panahon natin ngayon, mas pinipili ng ang tao ang mga sikat na pangalan kaysa mga santo. Opo, may statistics po. Nakakalungkot nga Hindi ko na isinama. Haba kasi. No, naalala ko pagka nung sumikat si Talia, alam niyo kasi si Talia, puro Talia. Oo, oh, yun. Hindi po ba? Minsan pagka pinanganak sa, ano ba yun? New Year, yun na, pinapangalan na. Diba? Pero dapat talaga may pangalan na may meaning, may kahulugan na yung galing sa Panginoon. Kaya nga po, nung nakakilala ako sa Diyos, yung bunso ko mong anak na lalaki, talagang pinangalanan kong Emmanuel. Oh, ang ganda na pangalan, Emmanuel, God is with us. At salamat sa Diyos, napakapogi, napakabait, at napakatalino. Talagang iba, pag yung pangalan mo, ibinigay mo talaga galing sa Diyos. Amen, thank you Lord. Okay, maraming salamat. Brother Francis, next year po ha, January, guest kita uli. Sige, piliin lang po tayo ng araw. Opo, okay. Maraming po salamat. So yan po si Brother Francis Irinco. Siya po ay talaga namang napakatagal nang naglilingkod sa Panginoon. At yung mga shinare niya, no, base din niya sa kanyang buhay. Kasi hindi naman ibig sabihin na naglilingkod ka sa Diyos, hindi ka na makakaranas ng mga pagsubok. Si Brother Francis Arinco, nagkaroon siya ng bypass operation
Ako naman po yung lingkod, nagkaroon po ako ng brain tumor, na operahan din ako sa ulo. So ganun po, no? Hindi naman bed of roses eh, ang paglilingkod sa Panginoon. Ang mahalaga lang is sa kabila ng mga pagsubok, patuloy pa rin tayong umaasa at patuloy tayong nagtitiwala sa Panginoon. So magkaroon po tayo ng closing prayer.